Sa kanyang 29th birthday, inanunsyo ni Daniel Padilla ang pagbubukas ng isang bagong theme park, ang Jay Castles, na matatagpuan sa Tanawan, Batangas, kung saan isa daw siya sa mga co-owner. Alamin natin ang detalye ng theme park na ito. The Philippine Showbiz List presents detalye sa Jay Castles Theme Park ni Daniel Padilla sa Batangas. Tunay ang sorpresa para sa kanyang mga taga-subaybay ang panibagong achievements ni Daniel sa isang napakalaking proyekto na tiyak ilang taon din ang inabot at hindi birong halagang nailabas na pera, kapansin-pansin ang tila pagiging low-key ni Daniel at wala ni anumang pagmamayabang sa pinagkakaabalahang ito. Kaya naman ang kaalamang isa siya sa mga may-ari na napakabonggang pasyalan ay talaga namang tumanggap ng mga papuri mula sa mga taong patuloy na sumusuporta at naniniwala sa kung ano ang kaya niya pang marating, hindi lang sa pagiging artista kundi sa pagiging negosyante din. A happy place. Masasabing hinintay talaga ni Daniel ang tamang pagkakataon at siniguradong handa na ang lahat upang i-anunsyo sa publiko ang patungkol sa kanyang theme park. Ang pasilip rito ay unang binahagi sa Instagram post ng Jay Castles noong April 17, 2024 kung saan makikita ang logo ng pasyalan na nilikipan ng caption na A Happy Place. Bagamat walang pagbanggit ng anumang pangalan, marami sa mga komento ang tinukoy si Daniel bilang isa sa mga may-ari nito. May ilang netizens pa ang nagbiro na reyna at prinsesa na lang daw ang kulang sa buhay nito dahil meron na itong napakalaking palasyo. Maging ang matalik na kaibigan ni Daniel na si Yubes Azarcon ay super promote sa bagong tourist attraction at bakas ang excitement sa iniwang komento na yun oh. Makalipas ang 3 araw noong April 2024, tuluyan ang binida ni Daniel sa kanyang Instagram page ang tungkol dito. Sa video na naibahagi, makikita siya na naglalakad palabas mula sa loob ng nasabing palasyo at sa dulo ng video ay makikita ang kabuuan ng Jay Castles na may captions na A Sight to be Seen at A Happy Place Coming Soon. Agad itong naging trending sa social media. Maraming netizens ang pumunta agad sa Jay Castles at nakiosyoso. May mga nag-content pa nito sa kanilang social media account. Samantala, nagdiwang naman sa online world ang mga solid fans ni Daniel. Nagpabatid sila ng pagmamalaki sa panibagong blessing na natanggap ng kanilang idolo. Jay Castles Details. Sa unang tingin, madaling ihambing ang Jay Castles sa Disneyland dahil sa kanyang bughaw na kastilyong fasad at malawak na mga hatin. Ito ay inilalarawan pa nga bilang happy place, malamang na isang pagkilala sa Disneyland na kilala bilang happiest place on earth. Ngunit sa halip ng mga roller coaster at character themed attractions, tila ang mga immersive experiences ang sentro ng pansin ng Jay Castles. Batay sa mga posts ito sa social media, binubuhay nito ang tinaguri ang unang pinakamalaking immersive park sa Pilipinas. Katunayan, nag-aalok ang Jay Castles ng isang masiglang karanasan sa 2 pangunahing mga zone. Bawat isa ay binubuo ng 9 na kakaibang seksyon. Ang unang domain, ang Studio Castle, ay bumabati sa mga bisita sa Intro Room, Entrance, Flood Room, Water District, Infinity LED Room, UFO Laser Room, Cosmic Projection Room, Crystal Chairs at Tropical Rainforest. Kasunod na kastilyong ito ay ang Pop Castle na binubuo ng Theater Room, Astro Ball, Thrill or Chill, Light Bridge, Spaceship, Disco Room, Game Room at Giant Rubber Ducky Room. Batay sa mga teaser photos na inilathala sa opisyal ng mga pahina ng Jay Castles, ang mga interior space ay sumasalamin sa isang modernong disenyo at aesthetic. Ito nagpapakita ng isang kahanga-hangang presensya kung saan parehong mga kastilyo ay may mga neon lights, dynamic color palettes at outer space themed landscapes. Ito ay pinapalakas ng mga imahe ng mga astronaut figure na lumilipad sa itaas ng mga malalaki, bilog at makulay na inflatables sa loob ng amusement park. Bagamat walang impormasyon kung gaano kalaki ang Jay Castles, napaulat na mayroon itong pool na parang 2 Olympic size ang haba, may vineyard, may 4 na rooms sa isang villa pa lang at may golf cart na magdadala sa mga guest pagpunta roon. Samantala, pangunahing tema na fairy tale ang naghahari sa mga tanawin sa labas sa 2 kastilyo. Tunay nga maganda ang lokasyon na pinagtayuan ng nasabing theme park dahil ayon silang ulat, ito ay matatagpuan malapit sa The Vineyard Hotel Resort at Wawa Lake sa Tanawan, Batangas.
Bongga nga ito dahil tanaw na tanaw mula rito ang napakagandang view ng Taal Lake at Napayong Island. At pagdating naman sa presyo, base sa ibinahagi sa social media ng Jay Castles, ang entrance fee ay nasa 1,500 pesos bawat isa. At kung pagbabasihan ng mga damanggit na nilalaman ng theme park, hindi maitatangging worth the price ng itong pasyalan. Danielle's Birthday on a Magical Place. Bago magsimula ang operasyon ng Jay Castles, nagsilbi ang lugar na ito para sa isang hindi malilimutang okasyon na mamahalin ni Danielle habang buhay. Bukod sa pagdiriwang ng maagang kaarawan kasama ang mga batang may cancer sa Manila at rescued animals sa Pampanga, opisyal na nagdaos si Danielle ng kanyang 29th birthday kasama ang kanyang mga mahal sa buhay noong April 28, 2024 sa theme park. Kasama sa listahan ng mga bisita ay ang kanyang mga magulang na sina Carla Estrada at Romel Padilla. Dumalo din ang tsuhin niyang si Robin Padilla. Present rin ang mga bagong kasal na sina Zanjo Marudo at Ria Ataide. Kasama ang mga direktor na sina Cathy Garcia at May Cruz Alviar. Nakisaya din sa selebrasyon ang ilang ABS-CBN executives tulad din na ABS-CBN Chairman Mark Lopez at ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak. Nagmisto lang parang isang hari si Danielle habang ginugunit ang espesyal na okasyon na nagpapaalala sa isang fairy tale castle. Katunayan, isa sa naging highlights ng Magical Night ang hinandang sorpresang fireworks display para kay Danielle na nagpasaya sa gabi at ginawang mas memorable para sa lahat ng mga bisitang naroon. Pinangunahan ni Danielle kasama ang pamilya, mga pinsan at matatalik na kaibigan ang paglilibot sa nasabing castle-themed amusement park. Baka sa mukha nito ang kasiyahan na nakikipagkulitan pa sa mga bisita. Kinagiliwan naman ang tagpo kung saan nakitang magkaakbay ang mag-amang Romel at Danielle habang pinapanood ang fireworks display. Espesyal nga ang okasyon dahil bukod sa pagdiriwang ni Danielle ng kanyang kaarawan, ipinagdiriwang din niya ang kanyang 15 taon sa entertainment industry. Danielle opens Jay Castles. Matapos ang paghihintay, tuloy na isa na publiko ni Danielle ang bagong business venture. Ipinahayag niya sa Instagram page ng Jay Castles ang pagbubukas ng theme park habang ibinabahagi ang larawan ng kanyang sarili na nakatayo sa tabi ng tila isang fairy tale castle na pinapalamutian ng mga ilaw. At itong nakaraang May 1, si Danielle at ang mga co-owner ng Jay Castles ay nagtampok ng soft opening ng theme park sa Porok 7, Barangay Gonzales, Tanawan City, Batangas. Sa kanyang pinakabagong post sa Instagram, pinakilig niya kanyang mga taga-subaybay kung ano ang itsura ng mala Disneyland na pasyalan. Nagbahagi siya ng kanyang promotional clip kung saan siya ay nakikita na natutulog sa kanyang pajamas hanggang sa magising siya at papadpad sa lugar na tila isang dreamland. Sa pag-zoom out ng video, pinakita rito ang grand facade ng bughaw na kastilyo na may mga nakatayong tore. Nilagay pa rito ng caption na "A dream within a dream." Katulad ng inaasahan, marami sa mga tagahanga ni Danielle ang nagpakita ng suporta at personal na kibahagi sa panibagong achievements na ito sa kanyang buhay. Man of the hour ang kanyang datingan. Samantala na makapanayang patungkol sa bagong negosyo, sinabi ni Danielle na talagang involved siya sa paglikha ng Jay Castles. Kinailangan anyang hands-on siya rito dahil hindi naman sila pwedeng gumawa ng theme park na basta-basta lamang. Dagdag pa ni Danielle, mahalaga ito, lalo pa na gusto nilang maranasan din ito ng mga tao kaya tinitiyak niyang magiging bahagi siya rito. Doon anya siya sa creatives at conceptualization. Nang matanong naman kung papasok na ba siya sa kanyang businessman era, sa kanyang pinakabagong pagnenegosyo, simpleng tumugon si Danielle sa pagsasabing, "Tumatanda lang tayo." Kaugnay ng achievements niyang ito sa kanyang Instagram story, pinida ni Danielle ang kanyang selfie. Pero ang agaw pansin ay ang nilikip niya ditong background music ng awiting Canned Heat mula sa English band na Jamiroquai. Makikita na tila ba sadyang nilakihan ni Danielle ang pagkakalagay ng lyrics ng kanta kung saan mababasa ang mensaheng, "I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree. No, no, no. Until I took a trip to the other side of town. Yeah, yeah, yeah." Hindi maiwasang bigyan ito ng ibang kahulugan, lalo pa at ibinahagi niya ito sa araw ng pagbubukas ng kanyang theme park. Tila ba pahiwatig ito na sa kabila ng kinaharap niyang pagsubok nito nagdaan at pag-aalala sa kanyang hinaharap, natagpuan niya ang tunay na hinahanap sa ibang bahagi ng kanyang buhay. Katunayan, ilang supporters si Danielle ang binahagi ang screenshot ng post niyang ito kung saan ay nagpabatid ito ng kasiyahan at pagmamalaki sa naabot na kanilang idolo sa kabila ng mga hamon nito sa buhay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!